Guys, welcome back. Kali may online, nandito naman tayo. Mabilis ang update lang tayo ngayon, pero saglit lang sa mga bagong salta lang dito sa ating channel. Guys, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Tatanawin ko pong malaking utang na loob yan. At i-on ang notification bell para palagi kang updated. So, mabilis ang update tayo. Ito kanina lang guys, ano? Parang may kung anong magnet. Kasi nakakuha na naman tayo ng mababang vintage itong 2013 na 10 piso na bimetallic. Ayan, isa rito yun eh. Ayan. Hindi ko na alam kung alin dito sa dalawa yun, ano. Kasi nalito na ako, pareho-pareho sila. Ayan. Ito yung ating 10 piso. Mababang vintage nito guys, kaya sineswerte tayo. Ayan, at alam nyo guys, ang gusto-gusto ko sa 10 piso ito, yung mga detalye ng buhok ng ating mga bayani na nandito ay buhay na buhay. Ayan, kitang-kita nyo naman at nagbablandi pa. Parang blandi, no? Parang iba yung pagka-brown ng kulay ng kanila mga buhok dito. So, napakaganda itong 10 piso by metallic guys na ito. Ayan siya. At ang kanilang mga reverse type ay dietary. Ayan, pareho sila. Ayan, tingnan nyo mabuti guys. At itingnan natin na sa website kung gaano kababa ang vintage netong 2013 na ito. At mag-comment din kayo guys kung meron kayong hawak nito para survey na rin, ano, kasama naman yan sa ating content yung magko-comment kayo. So tara, alright, ito na naman tayo. Namista, wala. Kadalasan pag sinesearch ko yan kung saan lumalabas yan ngayon, no? Wala, maraming website kasi guys. Ayan, pero sa doon tayo sa Namista. So ayan, Namista, baka naman magpapas ko na. Ayan, nasa ilalim siya ngayon. Alright, sa kaya pwedeng mamas ko ngayon? Comment nga kayo guys kung pwedeng mamas ko sa inyo, pupuntahan namin kayo. Ayan, so ito features year 2000 to 2017 ng ating 10 piso by Metallica. Hindi na natin kukulin yung features niya. Alam niyo na yan eh. Doon sa mga hindi alam, punta nyo lang dito sa Namista yan guys. Kasi yan, diretso tayo sa years niya para makita natin yung kanyang percentage 2013. So ito guys, 2013. Paano ko nga ba nasabing swerte guys? Kasi nga ayan o, 3% napakababa po. Hindi man katulad ng mga hard to fight na talagang popular na 2007 and 2009. Ito, mababa rin po ito. So, masasabi kong swerte. Kasi wala naman ako masyado ginagawang effort para mahanap ito. Nag-aabang-abang lang pag may binili, sukli, titignan ko. Yun lang aking ginagawa sa ngayon guys. So, meron ako na i-content. Meron ako na i-share sa ating mga viewers at sa ating mga avid na mga subscribers. So, ayan. So 2013, wala pang value rito. Huwag muna tayo masyadong mag-focus sa value. Ang importante kasi dito guys, malaman natin at makuha natin yung mabababa ang mga vintage, especially itong 10 piso na to, mga 5 piso yan, sa 1 piso din yan. So kailangan makompleto kasi natin yan sa ating mga nagko-collection. Passion natin yung mga koleksyon, pinahalagaan natin lahat kung ano ang ating makukuha. Ang value nandyan lang yan. Kung makakuha tayo ng mga hard to find, naturalmente meron pong value yan. At huwag po, advice ko lang, huwag po muna tayo magpo-focus masyado sa pagbebenta bilang isang coin collector. Ang pagpo-focus po natin makompleto at makuha natin yung magagandang mga kondisyon na coins. Kasi mapapalitan natin yan eh. Pag meron tayo isang coin, halimbawa ito, tapos may makuha tayo mas maganda, pwede natin pabalikin yan sa sirkulasyon. So ayun lang po ang ating konting advice sa inyo guys, sana i-take nyo. So tapos na po ang ating content ngayon. Maraming salamat. Until next time guys, God bless you all. I'm out.